Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video, i-unbox natin ang isa sa mga pinaka-requested na smartphone ng Cherry Mobile, yung Omega X. So stay tuned guys! So welcome back guys. So ngayon, bago ko simulan nga pala yung video guys, magpapasalamat ako dun sa mga subscriber ng Pinoy Tube na nanonood, nagla-like at nagsishare ng mga videos namin. And maraming salamat din dun sa mga bagong subscriber ng Pinoy Tube kasi nasa 9,900 na yung subscriber natin. Onting kembot na lang, 10,000 na yung subscriber. And mapapamigay na natin yung mystery box natin para dun sa promo na yun. Kung nagugustuhan nyo naman guys yung mga videos ng Pinoy Tube, huwag nyo kalimutang i-like, syempre, at i-share. At dun sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe na kayo dyan at i-hit yung bell button para updated kayo sa mga videos natin. So, simulan ko na yung unboxing. So, sa box ng Cherry Mobile Omega X, makikita natin yung Omega X branding niya, yung image ng Omega X, tapos yung octa-core at 3GB RAM na information. Sa left and right side, wala naman tayong makikita. At syempre, sa likod ng box, nandun lahat yung mga specification ng Omega X. So, habang ina-unbox ko siya, i-display ko na lang sa screen kung ano yung mga full specification ng Cherry Mobile Omega X. So, sa loob, makikita natin yung Omega X, yung free na TPU case niya, yung mga buttons, layout ng mga buttons, kung ano yung definition, tapos yung pamphlet para sa mga iba't ibang promo ng Cherry Mobile at ng Cherry prepaid SIM card nila. Wall charger ng Cherry Mobile, micro USB to USB para sa data transfer at charging, at syempre yung free na earphone. So simulan na natin guys yung physical tour ng Cherry Mobile Omega X. So yung Cherry Mobile Omega X is meron siyang 6.2 IPS HD Plus display na mayroong resolution na 720x1520. So HD Plus na siya. Tapos sa harapan makikita din natin yung 8 megapixel na front camera niya. Sa left side guys or sa buong paligid ng Cherry Mobile Omega X, meron siyang matte finish na design. So hindi siya makintab, na parang rubber na hindi ko maintindihan. Pero maganda yung dating niya, class yung dating niya guys. Meron siyang volume down at volume up sa left side na kasama ng power button. Sa baba ng Cherry Mobile Omega X, makikita natin yung speaker grill natin at yung microphone pinhole. Sa right side, makikita natin yung lagayan ng kanyang SIM card. So, yung Cherry Mobile Omega X is meron siyang dalawang slot para sa SIM card at micro SD card. So, mamimili lang kayo guys. Isang micro SD or isang SIM card or dalawang SIM card ang ilalagay nyo. Tapos, kung ilalagay nyo yung SIM card nyo sa kanya guys, pinakamaliit na size ng SIM card yung ilalagay natin sa kanya. Yung micro size, tapos micro SD card. So, kakabit na natin. So, once nakabit na natin yung SIM card guys at yung micro SD card natin, tatanungin niya tayo kung isi-setup na natin yung ating SD card at yung ating SIM card. So, pwede niyong pindutin, settings, update preferred SIM card, yan. So, pipiliin natin, yes. So, masi-setup na yung SIM card. Tapos, yung sa memory guys, pipindutin rin natin, tap to setup. And so, papipiliin ka kung use for extra phone storage or for portable storage. So, dahil 32GB naman yung Omega X, so gagamitin ko lang siya as a portable storage, yung micro SD card natin. So, sa likod na tayo ng Omega X, makikita natin yung isang camera niya lang na 13 megapixel na camera at may kasamang single tone na flash. Cherry Mobile branding at yung Omega X na branding. Yan. Sa taas guys, makikita natin yung 3.5mm na kabitan ng headphone at yung ating micro USB slot. So wala na. So upon boot up, titingnan natin kung ilan yung natira nating storage. So bali yung Cherry Mobile Omega X is Android 9 na siya na may Cherry OS. So upon boot up, meron tayong matitirang 25GB na storage kasi syempre yung 32 napunta na dun sa Android 9 tsaka sa OS ng Cherry Mobile.
So meron pa tayong 25.81 GB free. Punta tayo sa About Settings. Yan. Device name, Omega X. Tapos meron tayong Cherry OS version 2.0. And upon boot up naman guys, wala pa naman ako nakikita kahit anong stutter dun sa Cherry Mobile Omega X. And smooth pa naman yung mga animation niya. And wala rin ako nakikitang masyadong bloatware na nakalagay. So wala masyadong basura na mga app na nakalagay. So yung mga standard lang talaga na makikita mo, gaya ng mga game booster, power manager, system settings, at syempre yung teams para maibat iba mo yung teams ng launcher mo. Yan. So testingan na natin yung camera niya. So yung camera ng Omega X is halos kapareho lang din ng camera ng mga ibang Flare na series. So tingnan natin. And sa mabilis naman yung snap niya, and sa focus lang, tingnan natin sa focus. Yan, nag-focus siya, balik natin kay Saber. So kung hindi ko siya i-click, tingnan natin. Nagpo-focus naman niya guys, and medyo mabilis naman. Kahit malapit. 13 megapixel. So test nga natin sa video. So, nag-auto-focus naman siya. So, testingan natin yung front camera niya. Ayan. Ayan. So, medyo may ilaw ako ngayon dito, guys. Ayan. So, titingnan natin yung face beauty. Ayan. So, number 3. So, yung isang focus guys, hindi niya masyado nakuha yung ilaw. Tapos yung sa kabila naman, medyo okay naman. Yan. So, titignan na natin kung gaano kabigat yung Cherry Mobile Omega X. So, yung Omega X guys ay 189 grams. So, hindi siya ganun kabigat. So, gagamitin na rin natin yung free niya na tempered case. So, at TPU jelly case pala yan. So, gusto ko talaga yung mga smartphone na may free ng jelly case. Kasi, minsan mahirap maghanap kung saan nakakabili guys. And magandang ginawa ng Cherry is, nagbibigay sila ng free na jelly case. So, para hindi ka na mahihirapan maghanap. And, syempre, yung iba, ayaw naman nila nung nagagasgas yung unit nila. And, maganda rin yung nabigay kasi kulay puti. Ngayon naman guys, i-check natin kung anong sensor meron naman yung Cherry Mobile Omega X. So, ang gagamitin natin pan-check ay yung sensor box na para sa Android. So, ang meron lang siya guys is accelerometer, light sensor, proximity sensor, at sound sensor. Ngayon, ang maganda kasi sa mga bagong unit ng Cherry Mobile is dual band na yung ginagawa nila. So, meron na silang 2.4 GHz at 5 GHz na Wi-Fi signal. So, mas maganda yon kasi sa may mga bagong router or dun sa mga tao may mga fiber connection, mayu-utilize nyo talaga yung or mamamaximize nyo yung Wi-Fi signal ng router nyo. So, gagamitin natin is yung 2.4 GHz muna na signal. So, Wi-Fi Zone A, yan yung 2.4 GHz ko guys. Ite-test natin.
So sa 2.4 GHz guys, usually pumapalo yung signal namin dito ng 30 to 50 Mbps. Upload and download dyan. Kasi pag yung 2.4 GHz guys, kasi syempre karaniwan dito sa compound namin, mga naka-Wi-Fi, karaniwang gamit na signal is yung 2.4 GHz. So yung 2.4, medyo congested na dito sa amin, nagkakabangga-banggaan yung signal dito sa compound. So, nakakuha tayo ng 52.8 na Mbps upload at 32.3 na upload. And hindi rin masyado mataas yung ping. Yan. So, lilipat na ako guys dun sa 5 GHz na signal. So, ngayon connected na siya. Magdaran ulit tayo ng test. So, nakakakuha tayo ng 66 Mbps na download speed. Tapos, yung upload na ito, hintayin natin matapos. So, kung marami kayong kasama sa bahay, tapos yung cellphone nila, 2.4 GHz lang, pwede siya mag-connect dun sa isang signal. Hindi masyadong magiging rumble-rumble yung signal nyo sa bahay kasi dual band na siya for 3,999. Pwede siya sa 2.4 at sa 5 GHz na signal. So, okay na okay yun guys. Pasado. Ngayon, testing nga naman natin yung sound ng Omega X. So, kinabit ko siya sa computer ko guys and mabilis naman siyang na-connect. Na-detect agad siya ng computer ko and wala namang naging kahit anong problema. And mag-display tayo ng... music. So, yung sound niya guys, hindi siya nandun sa masyadong malakas. Parang nasa normal side lang siya. Hindi ganun kalakas and medyo may onting bass lang siya. Hindi siya ganun kalakas yung bass niya. Hello guys, this is King and welcome to Pinocho. For this video, we're going to unboxing give our overview of the Bluetooth portable wireless speaker from PNG Model 123. So, stay tuned guys. So, maayos yung speaker niya guys, kaya mag-project ng maayos na sound and hindi rin siya tunuglata. Hindi nga lang siya ganun kalakas. And in terms naman sa LCD quality na nilagay ng Cherry Mobile dito sa Omega X. And vibrant naman yung screen niya and maayos naman. And so, para sa full testing nito guys, stay tuned kayo dun sa magiging Antutu LCD test at stress test ng Omega X. So far, in terms of connectivity, screen resolution, screen size, and saturation, parang okay naman siya sa akin sa first impression ko sa kanya. And yung camera niya, parang na-address na siguro ng Cherry Mobile yung software nila sa camera. And ginamit ko siya kanina, okay naman din. Hindi naman siya ganun katagal mag-focus and hindi rin siya ganun katagal kumuha ng feature. So far, sa first impression, build quality, OS, Cherry OS version 2, and full package niya sa specification niya, and pasado sa akin yung Cherry Mobile Omega X. So, syempre, titesting pa natin siya ng mas matagal kung gaano siya katagal malobat sa gaming, kung umiinit ba siya, mabilis ba siya mag-charge. So, stay tuned kayo. Or, kung hindi pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo sa Pinoycho para updated kayo sa mga video ng Omega X.
So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!